malalakas na bagyo, lumalalang pandemic, walang katapusang traffic, at tumataas na bilang ng kahirapan. Ilan lamang yan sa mga salitang paulit-ulit na lang nating naririnig mula noon hanggang sa kasalukuyan. Pero alam nyo ba na bukod sa mga negatibong balita na karaniwan na nating nababasa dito sa social media, nakikita sa TV at naririnig sa radyo, may mga positibong balita din naman na tila magpapagaan sa buhay at magbibigay pag-asa para sa marami nating kababayan. Tulad na lamang ng pagiging posible sa mga proyektong maituturing nating suntok sa buwan. Ito yung mga pangarap na proyekto na sa tingin ng ilan ay imposibleng mangyari dahil nga sa kakulangan sa pondo, talamak na korupsyon, at limitadong teknolohiya. Pero ano't ano pa mang dahilan yan, ika nga ng ating mga kababayan, pag gusto, maraming paraan, pag ayaw, maraming dahilan. Ito ang pinatunayan ng kasalukuyang administrasyon na hanggang sa ngayon ay tinatamasa pa rin ang mataas na tiwala ng sambayan ng Pilipino. Ano-anong mga pangarap na proyekto kaya ang nagkaroon ng katuparan? Magkano ang pondong ginastos at gagastusin dito? At kailan nga ba ito mararanasan ng marami nating kababayan? Good morning mga ka-SAF TV, welcome po sa ating panibago na namang vlog. At ngayong araw ay isa-isahin naman po natin ang ilan sa mga naglalakihang proyekto na matagal nang inaasam-asam ng karamihan, lalo na napakalaki ng magiging epekto nito para sa lugar kung saan ito makikita. Nangungunang proyekto sa ating listahan ay ang tinaguriang Project of the Century. Ito ang Metro Manila Subway, ang isa sa pinakamalaking flagship project sa ilalim ng Build Program. Alam naman natin na sa panahon ngayon, tila hindi birong hamon ang magtayo ng mga dambuhalang infrastruktura, lalo na't kung ang mga lugar na pagtatayuan nito ay wala nang gaanong espasyo. Dahil dito kaya nabuo ang plano na magtayo ng bagong transport system na hindi gaanong kakain ng espasyo at hindi makakaapekto sa sobrang abala ng mga kalsada ng Metro Manila. Taong 1973, hindi pa man gaanong ramdam ang traffic, ay una nang iminungkahi ang ganitong proyekto para maging karagdagang transport system na dadaan sa ilalim ng Metro Manila. Imagine, may 45 years old na pala ang planong ito mula nang una itong imungkahe. Pag nagkataong naitayo ito bago pa man lumobo ang bilang ng mga sasakyan, ay siguro hayahay yung mga commuters natin mula noon hanggang sa ngayon. Sa habang abot sa mayigit 36 kilometers, madadaanan ng subway ang kailaliman ng mga abalang lungsod ng Metro Manila mula sa Valenzuela hanggang sa Naiya Terminal 3 ng Pasay City. Magkakaroon ito ng 17 stations at may kakayanong magsakay ng mayigit 370,000 na pasahero kada araw. O diba? 370,000! Malaking kabawasan yan para sa mga commuters na maaga pang pumipila sa mga lumang istasyon ng tren para lang makapasok ng maaga sa trabaho. At napag-uusapan na rin natin ang kabawasan. Pag nakumpleto na ang paggawa sa proyekto, ay aabuti na lang ng mahigit 35 minutes ang biyahe mula sa Quezon City hanggang sa Naiya na dati ay inaabot ng mahigit isang oras. At eto pa ang magandang balita. Ang unang 7 kilometers na nagkokonekta sa Philippine Railway Institute sa may East Valenzuela Station at Train Depot sa Valenzuela ay magiging operational na ngayong taon. Taong 2021 nang maumpisa ng paghuhukay sa ginagawang proyekto at taong 2027 naman ay inaasahang fully operational na ang buong subway. Kung walang gaanong magiging delay sa ginagawang subway, sa taong 2025 ay inaasahan na makukumpleto ang paggawa sa proyekto. Pero dahil nga sa meron itong 2 years liability period, kaya siya naging 2027.
Ibig sabihin, mayroong karagdagang 2 taon ang gumagawa sa proyekto para ayusin at gawa ng remedyo kung sakaling magkakaroon ng depekto ang alinmang bahagi ng Metro Manila Subway. Tinatayang aabot sa mahigit 357 bilyong pesos ang magagastos sa kabuuan ng proyekto na pinondohan sa pamamagitan ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Oh, ano yung ginagawa mo? Nag-uugay. Kasi gusto ko nang simulan yung pinakamagandang transport system dito sa Visayas. Hindi mo naman kailangan gawin yan dahil nga sa hindi pa naman natin kailangan ng subway dito sa Visayas. At saka, hindi pala ang ginagamit sa paggawa ng subway kundi yung mga dambuhalang tunnel boring machine. Talaga ba? Ang kailangan natin dito sa Visayas ay yung kalsadang dito dadaan sa ibabaw ng lupa. At yan ang pumapangalawa sa ating listahan. Ito ang Metro Cebu Expressway Project, ang magsisilbing pinakamabilis na daanan mula Hilaga papunta sa katimugang bahagi ng probinsya ng Cebu. Nitong nakaraang taong 2021 ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na mabisita at makita ang ginagawang bagong kalsada. Sa habang abot sa mahigit 73 kilometers na dadaanan ng nasabing expressway, ang kabundukan at kapatagang nasa sakop ng Naga City hanggang sa Danau City. Dahil sa hindi birong haba ng ginagawang kalsada, kaya hinati ito sa 3 bahagi. Ang una at pangalawang bahagi nito ay kasalukuyan pang sumasailalim sa negosasyon sa kung sinong pribadong kumpanya ang magiging katuwang ng pamahalaan, habang ang pangatlong bahagi naman ay kasalukuyan ng ginagawa ng DPWH Region 7. Bagamat puspusan na ang ginagawang konstruksyon sa ilang bahagi ng proyekto, sinasabi naman na malayo pa o aabutin pa ng ilang taon bago ito matapos. Sa ngayon kasi ay inaantay pa ang karagdagang pondo para sa ginagawang konstruksyon sa pangatlong bahagi ng proyekto. Base naman sa opisyal na plano, aabuti ng mahigit 28 bilyong pesos ang magagastos sa pinakabago at pinakamahabang expressway na matatagpuan sa gitnang Kabisayaan. Huwag na muna tayong lumayo dahil dito din sa Cebu matatagpuan ang pinakamahaba at pinaka-inaabangang tulay hindi lang ng ating mga kababayan kundi maging ng mga dayuhan. Ito ang Cebu-Cordova Link Expressway Project, ang pangatlong tulay na mag-uugnay sa isla ng Mactan at mainland Cebu. Sa loob ng halos 5 dekada mula nang maitayo ang tulay ng San Juanico, tila wala ng iba pang imprastruktura ang nakapantay o di kaya ay humigit pa sa haba ng nasabing tulay. May mga pagkakataon na nabubuwang isang plano na gumawa ng tulay na kilokilometro ang haba at mag-uugnay sa mga napag-iwanan ng probinsya. Ngunit dahil nga sa kakulangan sa pondo, kaya hindi rin umuusad ang mga ganito kagandang proyekto. Buti na lang at sa pagkakataong ito sa pamamagitan ng isang dambuhalang kumpanya na kontrolado ng Metro Pacific Tollways Corporation na itayo ang dambuhalang tulay na tinitingala maging ng mga banyaga. Sa habang abot sa mahigit 9 kilometers, tinatawid ng tulay na ito ang mababaw at malalim na parte ng Mactan Channel. May taas itong aabot sa 51 meters, kaya malayang makakadaan ang kahit anong uri ng sasakyang pandagat, mapa-fishing, passenger, cargo vessel, at iba pang naglalakihang barko. Nagkakahalaga ng mahigit 30 bilyon pesos ang kabuuan ng proyekto at pinondohan sa pamamagitan ng public-private partnership. Isa pang magandang balita para sa mga kababayan natin dyan sa Cebu. Malapit nyo na pong madaanan ng Sisilex. Patapos na kasi ang ginagawang construction dito at ayon sa mga gumagawa nito ay asahan na ang pagbubukas nito sa first quarter ng taong ito. Cashless transactions umano ang ipatutupad dito kaya ngayon pa lang ay marami na yung mga nagpaparehistro at nagpapa-install ng mga RFID stickers.
Grabe, sa haba at ganda nitong tulay ay muntik ko nang makalimutan na mayroon din palang binubuong plano para mas mapadali naman ang biyahe ng mga kababayan natin na nasa mga probinsya ng Central Luzon at Southern Tagalog Region. Ito ang Bataan-Cavite Interlink Bridge, ang susunod na pinakamahabang tulay na itatayo sa Pilipinas. Sa ngayong hindi pa nauso ang mga lumilipad na oto ay samot-saring discarded plano na muna ang ginagawa ng pamahalaan para lang masolusyonan ang lumalalang problema sa traffic. Tila kabaliktaran kasi sa bilis ng pagdami ng sasakyan ang dalo ng trapiko sa halos buong Kamaynilaan. Kaya naman nagsagawa ng masusing pag-aaral kung posible nga bang makagawa ng daanan na tatawid sa bahaging ito ng Manila Bay. Habang aabot sa megit 32 kilometers, tatawirin ang dambuhalang tulay na ito ang bungad ng Manila Bay. Magkakaroon ito ng 2 lanes at hindi pa mabilang na poste sa ilalim. Sa paggawa pa lang ng detalyadong engineering design ay gagastos na ng megit 3 billion pesos na pinondohan sa pamamagitan ng Infrastructure Preparation and Innovation Facility o IPIF. Sa ilalim pa rin po yan ng napagkasunduang utang sa gitna ng ADB at Department of Finance. Grabe, eto na siguro ang pinaka sa pinakadambuhalang proyektong may tatayo dito sa Pilipinas. Singhaba ng tulay na ito ang magiging kabawasan sa travel time ng mga magbibiyahe mula sa Bataan hanggang sa Cavite. Imagine, sa mahigit 5 oras na travel time ay magiging 30 minuto na lang ito kung dito dadaan sa itatayong tulay. Napakalaking kaginhawaan yan para sa maraming motorista at asahan na ang malaking impact nito sa ating ekonomiya. Isa din sa mga pinakapangarap na proyekto noon paman ay ang pagkakaroon ng direktang kalsada na mag-uugnay sa mga dambuhalang expressway na nasa loob at labas ng Metro Manila. Ito ang NLEX-SLEX Connector Project, ang kalsadang matagal nang inaasam-asam ng mga motorista mula sa North Luzon hanggang sa Katimugan kung saan man umaabot ang mga fully operational ng mga expressway ng Luzon. Ilang dekada na rin nating tinitiis ang bumper-to-bumper ng traffic sa EDSA. Halos lahat kasi ng sasakyan na nagmumula sa norte na pupunta ng timog ay ito ang tanging naiisip na daanan. Isa sa mga dahilan kung bakit nabuo ang samot-saring strategiya para lang mapaluwag at mapabilis ng konti ang daloy ng trapiko. Pero sabi nga ng karamihan, parang band-aid solution lang ang nangyayari dito. Hindi naman kasi nito talaga nalulutas yung problema tulad na lamang ng sistema sa track ban. O nga, nababawasan yung mga truck dito sa kalsada, pero natetengga naman yung mga kargamentong dapat sana na i-deliver kaagad. Ang pagkaantala ng mga kargamento ay pagkaantala din sa usad ng ating ekonomiya. At para magkaroon ng permanenteng solusyon sa mga ganitong problema, ay gumawa ng aksyon ng pamahalaan at mga kumpanyang katuwang nito na maging posible ang pagkokonekta sa dalawang dambuhalang expressway ng Metro Manila. Sa habang abot sa megit 8 kilometers, ang elevated na expressway na ito ay pag-uugnayin ang pinakadulong bahagi ng NLEX mula segment 10 papuntang PUP sa Santa Mesa, Manila hanggang sa marating ang bahaging ito naman ng Skyway. Meron itong dalawang interchange na matatagpuan sa 5th Avenue ng Caloocan at sa Espanya, Manila. Sa halagang abot sa megit 23 bilyong pesos, tinatayang abot sa megit 35,000 na motorista ang makikinabang dito araw-araw. Napakalaking kabawasan niyan sa mga sasakyang dumadaan sa EDSA at napakalaking kaginhawaan din sa mga motoristang magpupunta sa norte o di kaya ay sa timog ng Luzon.
2019 nang maumpisa ng konstruksyon sa nasabing kalsada at sa second quarter ngayong taong 2022 ay inaasahan na na makukompleto na ang paggawa sa kabuuan ng proyekto. Pag nakompleto na ang paggawa sa bahaging ito ng expressway, ay asahan na ang mas mabilis na biyahe mula sa pinakadulong timog ng NLEX hanggang sa SLEX na tinatayang aabutin na lamang ng mahigit 20 minutes mula sa dati nitong 2 oras na travel time. Grabe, napakasaya talagang mag-travel, lalo na't kung ganito kabilis ang biyahe. Imbis kasi na maubos yung oras mo sa pag-e-enjoy sa beach, o di kaya sa mga lugar na balak mong puntahan, ay nasasayaw lang ito sa traffic. NLEX-SLEX Connector Project ay proyektong naging posible sa pamamagitan ng NLEX Corporation, isa sa mga kumpanyang kontrolado din ng Metro Pacific Tollways Corporation. Ang pinakalayunin ng kalsada ay mabigyan ng 24/7 na ruta at maresolba ang problema sa truck ban. Layunin din ng kalsada na mapabilis ang access papuntang Manila Ports at mga paliparan ng Naiya at Clark, Pampanga. Habang nire-research ko itong mga proyektong isasali natin sa listahan, ay talaga namang nahirapan ako kung ano yung mga proyektong dapat masama dito sa ating video. Sa dami kasi ng mga proyektong nagkaroon ng katuparan, ay mukhang kakailanganin natin ng part 2. Ano sa tingin mo? Magandang ideya yan. Yan. Ano sa tingin nyo? Siyempre, dapat kasali yung ating mga viewers. At yun, i-comment na sa baba yung mga proyektong sa tingin nyo ay dapat masali sa ating susunod na video. Yung 5 comments na mapipili natin ay mananalo ng SafeTV jersey. Katulad nito, guys. Yan, katulad nito. May kasama na rin pong mga stickers. At siyempre, sagot ko na rin yung shipping para wala na silang alalahanin. Yan, so maraming salamat nga pala, Carl, sa pagsama sa atin ngayong araw. Bagamat meron po siyang date, kasama yung misis na, ay pinaunlakan po niya yung ating imbitasyon na mapasali sa ating gagawing video. So sa ngayon, yan lang po muna. At samahan niyo pa po kami sa susunod pa naming mga vlogs. Huwag niyong kalimutang i-like at i-share itong video na to at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.